matagal na nakatayo. Basahin natin ang ating mga Biblia sa Book of Joshua chapter 1 verse 1 to 9. At gusto ko makipag-usap sa inyo sa isang munting paksa na aking gagamitin sa subject, which is dito ko rin kinuha sa Book of Joshua, which is Joshua's Commission. Yan ating paksa. Joshua's Commission. At kung nakita natin, nais kong basahin sa Wika Ingles at pagkatapos mamaya, medyo dadandaanan ko yung mga ibang talata sa Tagalog. Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all this people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you. As I said unto Moses, from the wilderness and this Lebanon, even unto the great river, the river Euphrates, all the land of Hittites, and unto the great sea, toward the going down of the sun, shall be your coast. Mm-hmm. There shall not any man be able to stand before thee. Amen. All the days of thy life. Hallelujah. As I was with Moses, so I will be with thee. Amen. I will not fail thee. Amen. Nor forsake thee. Amen. Thank you, Lord. Be strong. Yes. And of good courage. For unto this people shall thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Amen. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For thou hast made thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Verse 9, which is our subject, have not I command thee? Sino inuutusan? Joshua. This is Joshua's commission. Have not I command thee? Be strong. Amen. And of good courage. Hallelujah. Be not afraid. Amen. Neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whichever thou goest. Father God, once again, I commit this word that we have read this morning, O God. We ask, Lord, to bless every ears that will listen to your word. Amen. Every heart, O God. Every feelings that we have this morning, O God, I commit it all to you. Thank you, Lord. May this word that we have read, Lord, to be a blessing. Yes. To be a quickening spirit in every heart. Yes. Thank you, Jesus. Na by bawat mga binhi na narito ngayon. Yes. I commit it all to you, Lord. Thank you. Sa iyo ko po hinihingi, Panginoon, ng pagkilos mo sa bawat isa sa amin. Marami ka ng kinilos, marami ka ng pinatunayan. Amen. Sa mga naunang sumampalataya sa amin. Yes. Thank you, Father. Now it's our time, Lord. Amen. We are already on the scene, O God.
We believe, Father God, that you're going to move. Amen. And work to every individual. Thank you, Father. Believer who is now on the scene, O Lord. Amen. Thank you, Lord. Father, we commit it all to you. Yes. Bless us. Amen. Vindicate our heart. Yes. Vindicate our mind. Amen. Vindicate our feelings, Lord. Jesus. Upang ang salita mo na siyang mailalatag sa aming kalagitnaan ito, Diyos, ay maging daluyan ng pagpapala. Amen. Bless your servant, Lord. Amen. Dahil sa iyo lamang ako kumukuha, Panginoon, ng lakas, ang kaalaman at karunungan. For without you, Lord, even myself, I can do nothing. Amen. Kami po ay dumidepende sa iyong kalooban, Amen. Sa iyong sakdal na kalooban, Amen. Sa iyong pagpapala, yes, sa iyong bindikasyon, sa iyong pahin. Amen. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ng lahat ito. Bless all the ministers that you're going to use also, Amen. Sa bawat mga gawain sa araw na ito. We commit it all to you, Thank Lord you, God, Father. To bless every believers. Amen. We give you all the honor and glory in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Pwede ba palakpakan natin ang ating Panginoon? Isang kagalakan sa akin na makita at magpangipangita muli tayo. Amen. Nagkakadinigan tayo. Amen. Nagpapangitaan ng bawat isa sa atin through screen and through online, through Zoom meeting, fellowship. Ay iba pa rin yung face-to-face fellowship. Amen. 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 Dahil ibang pakiramdam. Right? At naniniwala ako na kapag ang anointing ay kumikilos. Right? Sa kanyang salita na kanyang inilalatag, I believe yung anointing din naman ay gumagapang. Amen. Sa bawat may mga pandinig, Amen. Na nakikinig. Amen. Salita ng ating Panginoon Diyos. Yes. So happy to see you all. Amen. Sa loob ng dalawang buwan. Halos dalawang buwan. Amen. Na hindi tayo nagpangipangita doon nakaraang April 30 nandito ako hanggang April 1 pero doon na sa bahay yung Zoom meeting natin noon. At salamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang patnubay. Amen. At pag-iingat sa bawat isa sa atin, yes, na kanyang ipinagkaloob. Kita nyo, iba-iba talaga yung pagsasama ng mga banal. Amen. Amen. Na tayo ay nagpapangipangita at personal tayong nagkakatitigan. Yes. At sa Zoom, talaga na halos kayo lahat ay tinititigan ko. At iba pa rin yung face-to-face na nagkakatitigan tayo. Dahil doon mo makikita yung tunay ng ngiti. Sa Zoom, hindi ka halos makapangiti. Right? Yes. Pero salamat sa Diyos na siya nananahan sa bawat isa sa atin. Amen. Lagi tayong may ngiti. Amen. Amen. Ang ngiti natin ay hindi ngiting pakunwari, kundi tunay na ngiti. Yes. Right? Amen. Na nagbumula sa ating puso, yes, nage-express sa ating pakiramdam. Yes. At habang ito nage-express sa ating pakiramdam, hindi ako naniniwala na yung expression ng kagalakan na yun ay walang makaramdam. Amen. Right? Yes. I believe that each every one of us, being a bride, being a believers of the word, ay mararamdaman mo yung expression ng kagalakan. Yes. Right? Right? And that is what the anointings, kung paano siya kumilos, kung paano siya mag-move sa bawat mananampalataya. Right. Amen. Okay. So salamat. Pagpasok ko kanina dito ay iba yung atmosphere na naramdaman ko. At natutuwa ako. Paano pag ako lumalakad nakalutang. Doon yung paa ko, pagpasok ko kanina, nagpasimula naman, naginig yung kanakat ng paa ko. May time na ganyan ang paa ko, nanginginig. At pag may naramdaman ako, parang gano'n ang naramdaman ko, pag may naramdaman ako, biglang nanginginig yung kanang paa ko. At pagpasok ko dito,
napawaw ako sa Panginoon. Hindi love ng world. Iba yung love ng world. Right? At iba naman yung wow natin. Right? Dahil nakita ko, napakaganda. At hindi ko mapigilan na mapurihan ang ating Panginoon. Salamat pa. To God be the glory. Yes, amen. At nakita ko dito sa harapan, sabi ko, parang ito yung gusto kong makita. Amen? Simple-simple, pero sa akin, it's amazing. Napakasimple, pero sa akin ay kamangha-mangha na akin nakikita. Salamat sa Diyos sa lahat ng mga pag-aayos. Ultimo ng ating mga bilha sa amin. Tapulin na narito ang ganda ng pagkakalagay, pagkakasayos, at maging ating mga kwadro ay maganda ang pagkakasayos. At maging dito sa harapan ng pulpito, nag-express ako ng salamat sa Diyos. Amen. Ang ganda. Napakaganda. Hindi lang ang ganda, kundi talagang napakaganda. At purihin ang Panginoon sa lahat ng nagsakripisyo, sa lahat ng gumawa, naging bahagi sa mga bagay na to. God has always a reward. Antayin nyo lang. Darating ang reward sa inyo ng Panginoon. Do ang maaaring isipin ninyo ay sa langit totoo yun. Pero naniniwala ba kayo na mayroong extra blessing sa Panginoon? Yes, amen. Na ibibigay. Yes, amen. Ito yung tinatawag na nasa dulo ng dilakwe yung kapag pinagkalooban ka, parang ito isang hindi ko ma-express. Kanina nakaupo ako, yun ang nando sa dulo ng dila ko, pero ngayon nakatayo ako, ang dami ko nakakalimutan mga bagay. Para bagang incentive. Yeah, right? Incentive. Mm-hmm. Do you believe that yes. God has always an incentive? Yes. Sa bawat mga nagsasakripisyo. Right. Yes, amen. Sa bawat gumagawa at nagpapagal, nagpapagamit sa ating Panginoon. And also, ako'y lubos na natuwa nung si Barangay General sa Mount Daita. Salamat at nakasama natin through Zoom meeting ng ating mga kapatid, si Brian Nelson and wife. Yes. Amen. Napakaganda at napakasaya. So, napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Hindi tayo talaga iiwanan at pababayaan kahit dumating tayo sa ganitong point na parabagang iiwasan tayo ng tao, parabagang wala tayong magagawa. Totoo yun kung sa ating kalkulasyon. Kung sa ating kalkulasyon, parang wala talaga tayong magagawa. Pero kapag ang Diyos ang nasa atin, Siya ang gaganap at Siya ang gagawa sa bawat isa. Amen? Yes. So salamat sa Panginoon. Masaya ba kayo ngayong umaga? Amen! Praise the Lord! Inaantok ba kayo ngayong umaga? No. Praise the Lord! Hallelujah! Para magatan na sana yung mga iba na gusto na lata sa Zoom. Kasi sa Zoom, pwede kang umupo na nakikinig na. Right? Pwede kang mamuyakoy dahil sa Zoom. Uh-oh. Right? Pwede kang patayo-tayo. Iba pa rin yung nasa presensya ka. Yeah. Right? Ng pagtitipon. Yeah. Napakainam at napakasaya kapag ikaw ay nasa presensya ng pagtitipon. Yeah. Yung sa Zoom, nagpapangita kayo lamang kapag sa mga gadgets na mayroon sa'yo. Iba pa rin yung kapag tayo ay nagpangipangita at nagsama-sama. Amen. Amen. How good and pleasant to see yes. all the brethren Amen. Na nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon. Yes. Sa presensya ng pagtitipong ito, Amen. The Lord, naroon ang pagkilos ng Kanyang pagpapala Amen. Sa bawat isa sa atin. So, alisin na natin yung feelings natin na Zoom fellowship meeting. Right? Nato tayo ngayon sa face-to-face meeting. Right? Kaya, ibigay natin ang kagalakan sa pakikinig. Ibigay natin ang tamang ngiti. Right? Habang tayo ay nagbabasa at nakikinig para sa ating Panginoon. Amen? Salamat sa Diyos sa lahat ng kanyang pagkilos na ito. At gusto kong batiin kayo muli sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo at yung sa ating bisita. Ano pangalan mo, brother? Steve. Steve, taga rito ka? Ah, hindi. Okay.
Steve, nakakaintindi ka ng Tagalog, brother. Okay, that's good. Magkakasundo tayong dalawa. Sabi ko, every time na tumatayo ko noon, gusto kong i-mix yung mga salta ko, pero minsan hindi nasusunod. Para pag, talagang iba pa rin yung nakasanayan na ginagamit mo. Pero siguro kapag pinakailangan na, kaya talagang mapipilitan. So, ang lahat ng mga bagay na ito ay nagkalakip-lakip sa pagkilos ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So, I just want to announce, nakahapon ay tumawag sa akin si Brother Tim at pinaabot ni Brother Jeremiah ng Voice of God Recordings na hindi na tentative ang kanilang pagpunta dito sa Webes, kundi final schedule na nila yon. Na pagpunta dito ng umaga. So, if God's will, narito kayo sa umaga. Kung may mga bagay pa tayo pwedeng makipagkwentuhan sa kanila, ay makakasama natin sila. At maibigay yung dapat na maibigay sa bawat isa sa atin na tablet na naka-address sa bawat individual. So I believe the Lord is mag-iingat sa kanila at papatnubayan sila ng ating Panginoon. Mag-start sila na aalis sa Quezon City bukas ng umaga. So, tapos sila on the way, sabi sa akin, tatawagin ako ni either si Brother Tim o si Brother Jeremiah bukas ng umaga. Sabi ko, bukas ng umaga ako, at least akit ako sa taas, kasi sa baba, sa tinitira namin, talagang totaling walang signal ng globe. Talagang hindi nakakasagap ng signal. But unless na ikaw ay umakyat, doon makakakuha ng makakasagap ng signal. Dahil kapon, 3 miss call yung na-miss call na tawag niya. Pero sabi ko naman sa kanya, on the way ako dahil nakamotosiklo ko, kaya hindi ko narinig yung tawag mo. Sabi ko sa kanya, narinig ko lang yung ingay ng nasa paligid ko dahil hangin ang narinig ko. Mga puni ng mga sasakyan. Sabi ko sa kanya, di ba, Pastor, kanika noon, at least nag-message ka naman at tinawagan niya ako. So, let us pray for them. Na siguro this coming Thursday ay dito sila mananahali. So, Panginoon ang siyang mag-ingat sa kanila. I believe ang kanilang pagpunta ay diretso sila it's either kung hindi sa Cervantes ay mauna sila ng Mountain Province, then Mountain Province to Cervantes, Cervantes to Lepanto, then Lepanto to Baguio, then dito sa lugar natin. Dahil yung sinabi sa akin ni Brother Jeremiah na yung kanilang pupunta sa bawat lugar ay isang lugar na lamang ang kanilang meeting place. Para hindi na nila mapuntan isa-isa yung mga churches na may kalayuan kung sila yung mamalo. Siguro, baka doon na sila kay Brother Moses siguro ang meeting place ng lahat ng mga taga Mountain Province at sama-sama na siguro doon ang Sabangan, yung isa pa, Brother Sagada, Tadjan, yan, tsaka doon sa Nanggawa. Yan yung mga yan ang doon na siguro sa Nanggawa sila magpapangita. And then after sa Nanggawa ay Papa Cervantes sila, then Cervantes to Lepanto, then Lepanto to Baguio City. At least dito sa atin talagang personal tayo. At narito sila ng tanghalian. Hindi tayo magpag-meet kung saan-saan, kundi sila mismo ang pupunta dito sa church natin. So to God be the glory for that. At salamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang patnubay at pag-iingat sa bawat isa sa atin. Maging sa panahon ng pandemyang ito, maraming nagkasakit at maraming tinamaan sa virus na ito. Ngunit salamat, nandyan ang kamay ng Panginoon at ang pangako ng Diyos. Yan ang sinabi niya, by His stripes, we are already healed. Magaling na tayo Pinagaling na tayo ng ating Panginoon. Ito makaramdaman ang katawang ito. Pero yung salitang healed, that is already past tense. Right? Makaramdaman ito, dati sa punto na kung saan ipapakita ng Panginoon
ang kanyang attributes. One of his attributes ang magpagaling. Amen. Right? Jehovah Rapha. Yes. Right? Amen. Our healer. Yes. Right? Hindi natin mapapatunayan ang salitang healing maliban na hindi lumabas sa ating Panginoon, isa sa mga katangian ng Diyos, ang magpagaling. Amen. Thank you, Lord. So kinakailangan lumabas sa Panginoon isa sa kanyang mga attributes. Kapag sinabing attributes, katangian. Ang katangian ito hindi mo mapapatunayan hanggat hindi mo kinakailangan maranasan mo upang mapatunayan mo ang attributes ng ating Panginoon. Amen. Na sa iyo at sa akin ay dadaloy. Amen. Sa bawat isa sa atin ay kikilos. Yes. Sa bawat isa sa atin ay magtatrabaho. Amen. At doon mo mapapatunayan hanggat hindi ka nakakaranas ng isang bagay, hindi mo kayang i-testify. Amen. Hindi natin kayang tayuan. Hindi natin kayang panghawakan, not unless na maranasan natin ang mga bagay na ito. At kapag naranasan naman natin, patutunayan naman ng ating Panginoon that He is Jehovah Rapha. Amen. Our healer. Yes. That is one of God's attributes. Yes. Upang ang katangian ng ating Panginoon na tagapagpagaling ay lalabas mula sa kanyang pangako, mula sa kanyang salita. Amen. That you and I, being a believers of His Word, a vindicated Word, by His stripes, we are healed. Amen. Amen. So yung expression ng attributes, being a healer, nag-express, lumabas. At nung lumabas ang katangian ng ating Panginoon, meron siyang pinatungkulan. Right. Hindi pwedeng mag-express, hindi pwedeng lumabas ang katangian o ang attributes ng ating Panginoon kung wala siyang patutunguhan. Kinakailangan meron siyang patutunguhan. Amen. Hindi pwedeng lalabas sa kanya, even His virtue. Amen. Nung lumabas ang virtue sa kanyang katawan, nag-express ang power. Amen. Hallelujah! Yes. Sabi ng babae na inagasan nang 12 taon, kunya ako nagkakamali. Uh-huh. Yeah. Sabi niya, mahipo ko lang yes. ang laylayan Amen. Ng damit yes. ni Jesus na tagapagpagaling. Dahil narinig niya na yung Jesus na nangangaral, hindi lamang nangangaral. Yes. Na yung Jesus na tumatayo, right? Upang ipangaral ang Ebanghelyo, hindi lamang siya nagtutuwid. Hindi lamang siya nagliligtas, kundi nagpapagaling. Amen! Amen! Amen. So yung pananampalataya ng babae na naka-address din naman sa kanya ang virtue, na mag-meet ang pananampalataya ng virtues, nakuha niya ang kasagutan. Yes, thank you, Lord. Right? Sabi ng Panginoon, Amen. Sino ang humipo sa akin? Right? Sabi ng mga alagad, what up? Ang daming mga humihipo. Hindi pwedeng wala. Kasi merong pruweba. Merong malaking power. Merong malaking ebidensya na lumabas sa aking katawan, and that is the virtue. Yes. At nung lingunin niyang babae, siya yung kinatagpo nung kanyang attributes. At naniniwala ko, lahat ng mga attributes ng ating Panginoon, right, hindi pwedeng hindi mo mararanasan. Hallelujah. Right? Lord, amen. Kapag sinabi na mensahe, you are God's beneficiary. Uh-huh. Amen. Magbe-beneficio ang bawat isa sa atin. Amen. Hindi pwede, legit ang bawat isa sa atin upang maging beneficiary. Amen. Ng kanyang pangako. Amen. Ng kanyang salita. Yes. So, ang attributes ng ating Panginoon na mag-express, this is just only for the bride believers. Amen? Ang healing, totoo, sa Kanya ang source of healing. Dahil pinangako ng Panginoon yan, that in the last days that God will pour out His Spirit upon all flesh. And even the rain will fall to the just and the unjust. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin unfair ang Panginoon.
Hindi mo pwede sabihin hindi patas ang Diyos. Nagmamahal ang Panginoon. Patas ang Panginoon. Amen. Ang kailangan lamang natin ngayon, panghawakan mo dahil ikaw ang beneficiary. Paniwalaan mo dahil naka-address sa iyo yan. Amen. Right? Hindi pwedeng hindi darating sa iyo. If that is yours, that is yours. Walang makapagbabago niyan. Hallelujah. Maaring sa kasalukuyan kapag ikaw ay nasa karamdaman, maaring maramdaman mo ang kirot, maaring maramdaman mo ang sakit, maaring maramdaman mo ang panglulungo, maaring maramdaman mo ang panghihina ng katawan. But that is just only a symptoms. Right? Pero sinabi ng mensahe, don't look to the symptoms. Yes. Amen. Amen. Look to the Word. Yes. Look to His promise. Tumingin ka sa kanyang pangako. Doon nakatutok ang ating paningin. Sabi ng banal na kasulatan, looking unto Jesus. Amen. The author and the finisher of our faith. Amen. Siyang author and finisher ng ating pananampalataya. Amen. Sa kabila ng mga naranasan natin ito, God has always been there. Marami hanggang ngayon, hindi pa nakakakilala, hindi pa nakakaabot sa pagkilos ng ating Panginoon sa bawat buhay. Pero ang tanging makakakilala at laging sasabihin ko sa bawat isa sa inyo, ikaw lamang na inihayagan ng kanyang pangako at ng kanyang hiwaga. And this is God's hidden wisdom na kanyang ihahayag sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito. Right? Maliban na hindi mo alisin, hubarin. Sabi niya, ang wisdom of man. Ang karunungan bilang makataong karunungan at kaalaman. Maliban na hindi mo ihubad ang lahat ng mga bagay nito. Sabi niya, at lumapit ka sa ating Panginoon, right? Ay ibibihis sa iyo ng ating Panginoon yung hidden wisdom, right? Na ipinangako ng ating Panginoon sa iyo. Sabi niya, ihahayag niya sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito upang ang salita, ang kaalaman na nagbumula sa kanya, na katulad ng ipinangaral ni Pablo, hindi sa pamamagitan ng kaalaman, hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pagdidemonstrate ng banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon. At kapag ang Espiritu Santo ay nasa sayo at nasa atin, sabi niya, siya ang sumusuri sa lahat ng bagay. Amen. Search it all things. Amen. Amen. Hindi ikaw, hindi ako sumusuri. Kundi siya na siyang nananahan sa iyo. Sinasaliksik, sinusuri, tinitignan ang lahat ng mga bagay na bahagi sa ating spiritual body. Kung kapag siya ay kumilos, hindi niya pahihintulutan sa isang bahagi ng iyong katawan ay meron naka-block. Right? Kaya sinusuri, sumasaliksik siya, lahat ng mga hindrances ay kanyang gigibain, just like the wall of partition ng kanyang gibain, upang makaabot tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Glory! Amen. Amen. Amen! Amen! Hindi yan ang ating topic, ha? Amen. Introduction ko lang yun. Hallelujah! Paratang ubusin kong apat na oras ngayong umaga. Are you willing? Yeah. Amen? Para tang lulungkot ninyo ah. Are you willing to stay ng oras? 11:10. 11:15 na. At anyway, this is a series. Hindi ko alam kung abot tayo hanggang part 3, pero yeah, tinitignan ko, pinipipray ko sa Panginoon kung abot ng part 2. Pero sabi ko, kung abot ng part 3, that's good. So, kung abotin tayo ng part 3, that's great. So, patuloy tayo sa ating pinag-usapan sa umaga ito. Hoping na wala na akong nakalimutan na i-announce. At kung meron man mamaya, magkipentuhan na lang tayo. Amen? Yeah. Joshua's Commission, na gaya ng aking kinuha dito sa verse 9.
Sabi ng Panginoon, have not I commanded thee? Kapag sinabi commanded thee, that's an order. Yes. That's a commission. Yes. Right? Atas. Kapag sinabing commission, ang kahulugan ng salitang commission, sabi niya rito, is utusan, atasan. Mag-atas, amen? Magbigay ng karapatan. Bigyan ng karapatan. Magbigay ng kapangyarihan. Yan, isa sa mga kahulugan sa wikang Tagalog, ang salitang commission. So sa madalit salita, that's an order. Para bagang kapag nasa military ka at nasa battlefield ka, hindi ka pwedeng gumawa at kumilos maliban na walang order ang iyong official. Right? So kapag nagbigay ng order ang iyong officer, doon ka makakakilos, makakamove, makakapwesto ng maigi, ng mainam. Right? Dahil yung officer mismo ang tumitingin sa mga bagay na kung nasaan, kung anong parte, kung paano magapi ang mga kaaway. Para mga pagdating sa sports, yan yung mga coach. Right? Na nag-a-assist, nagtuturo sa mga boksingero kung boksingero, sa mga basketbolista kung basketbolista. Right? Dahil sila nakakakita. So yung mga naglalaro minsan ay talagang drive lang ng drive, kilos ng kilos sa mga kung ano yung mga gusto nilang gawin ay gawin na lamang nila, right? Meron kayong nagdadrive ng bola, gusto sa kanya na lang yung bola. Pero sabi ng coach, wag naman. Wag. Kung kinakailangan mong ipasa para maipasok nang walang hadlang makakapasok. So sabi niya rito, nag-workout kayong lahat upang hindi masayang. Right? Yes. Amen? Para hindi masayang yung alin? Yung pagpapagal. Right. Kasi yung paglalaro, pagpapagal yan eh. Yes. Right? Paghihirap. Gumagawa ka ng kapasyahan dyan. Yes. Yung bawat move mo, pinag-aaralan mo. Yes. Yung bawat takbo mo, pinag-aaralan mo. Walang pinagkaiba din yan sa mga boksingero. Right? Amen. So, bawat move, pinag-aaralan niya, pero yung coach balikot yan. Tinitignan niya rin kung saan maging open ang kaaway. So, tama yung sinabi ni Brother John kanina, pagdating sa battlefield, kasi itong mag-usapan natin ngayon eh, sa battle. Talaga kapag ang isang, noon kasi hindi pa yung garang ang ginagamit ng mga sniper. Ang mga sniper noon, ang ginagamit yung mga palaso, yung pana. Yan, magagaling yan. Talagang spotter yan. Kapag sinabing spotter, wala silang tinitignan kundi yung open sa mga kalaban. It's either yung kanilang breastplate kung maluwang, kung may napatid. Kasi kapag may napatid, doon makakapasok ang palaso. Yun ang pinupuntirya. Ganun din naman ang tinitira ng mga sniper pagdating sa digmaan. Tinitignan niya hindi yung katawan, kasi alam niya katawan naka-bulletproof yan eh. Right? Hindi niya tinitira mo sa bumbunan kasi ang ulo may helmet siya. Yes. Bulletproof yung helmet. So tinitira niya, it's either yung mata, right? It's either yung leeg. See? Yun ang kanyang tinitignan kapag open. Kaya nga ang mga sundalo kapag sila nakikipagbaka, right? Lagi sila nakakugli, right? Ang makikita mo lang kumisan yung kanilang mga helmet. Hindi naman ang helmet ang puntirya ng kanilang kalaban. Right? Yes. Ang kanila tinitignan kung saan open. Kung ano yung bukas. Yun ang kanyang titirahin. So kapag nakita ng kanya ng butas, ibig sabihin, kapag open ka, then shoot! Pa! Nadali. Kaya ang coach, tumitingin siya, pinagmamasdan niya, bawat hakbang, kahit na yung kanyang ang kanyang boksingero, maging ang kalaban ng kanyang boksingero, pinagmamasdan niya, ultimong pag-step. Right? Yeah. Ultimong pagtira. Kasi kung mahina sa depensa, sasabihin ng coach, kapag tira niya, sabi niya, wala siyang depensa, yun ang titirahin mo. Right? Do you believe that? Yeah. So, lagi nilang tinitignan yung depensa, kung mahina ang depensa ng kalaban, doon nila sinasamantala. Right? So, lagi yan nakatingin ang mga
ang mga sundalo pagdating sa mga depensa. Do you believe that? Kaya nga pagdating sa pag pagbabaka o pagdidigma ng Gaza sa Israel, nakita ninyo ha? Akala ng mga kalaban ay kayang-kayang tirahin ang Israel sa libu-libong mga rocket. Pero hindi nila alam na Israel, pinaghandaan nilang maigi ang kanilang depensa. Yun ang hindi nila nakita eh. Mahirap yung tumitira ka ng bara-bara. Kapag susuntukan bara-bara, walang direction. Sige. Ganyan ang ganyan. Pero kapag silipan ka ng kalaban, open ka, kahit na bara-bara ka, sisilatin ka lang ng minsan at titignan yung open mode, doon ka babanatan, knockout ka. Right? Sa libu-libong mga rocket, kita niyo ang depensa ng Israel. Sino nagturo? Ang Panginoon. Kaya meron silang tinawag na Iron Dome. Right? Doon pa lamang sa taas, pag na-vibrate na ng Iron Dome yan, huhulihin niya ang mga rocket. Yes. Doon mismo sa itaas, doon na niya papuputukin upang walang mapahamak. Upang walang mamatay. Right? Kita niyo ang pagkilusan natin ang Panginoon? Right? Misto lang, sabi ng Panginoon, hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwanan. Sa korporasyon ng tao, paano kami Lord, kukunti kami, dami nila. Libu-libu sila. Right? Paano ang aming depensa? Kung titingin ka sa sarili mong kalkulasyon, totoo, manghihina ka. Totoo. Para magang, ang tingin mo, matatalo ka. Pero nakita na ninyo, lahat ng instruction ng ating Panginoon, mag-isa pa ng Gideon. Do you believe that? Yes, amen. Sabi niya, ang dami nila noong una. Sabi, hindi ako nagkakamali. Maabot pata sila ng 700 pataas. Pero noong sabi ng Panginoon, papuntahin mo sila sa ilog. Kung lahat ng mga bagay hindi marunong magsipaganda sa kanilang sarili, tignan mo yung kanilang behavior sa pag-inom. Kapag hindi sila nakasunod sa mga bagay na ito, sabi niya, lahat ng mga tao hindi handa, lahat ng mga tao hindi nagiging alerto. Kasi sa pag-inom nila, tayo ang misan yung mga pagkauha mo, iwan mo na rin sa data mo, inom ka ng inom. Pero hindi nila alam. Yung kaaway mo, eh, paano kung may mga spy. Right? Do you know that? So sabi ng Panginoon, kay Gideon, bawasan mo pa yan. Bawasan. Biro mo yung kalaban, napakakapal, napakarami. Pero, ang isang maganda sa mga Israel, kapag anong instruction ng ating Panginoon, sumusunod sila. That's right. Kung anong sinabi niya sa officer, yes. Kung anong sinabi niya sa kanyang propeta, kung anong sinabi niya sa kanyang mga manggagawa, kung anong sinabi niya sa kanyang mga mensahero, yun ang iatid sa tao, at yung mga tao naman ay susunod. Balikan ko ngayon si Joshua. Ito ang ating topic, Joshua's Commission. O dili kayay ang atas kay Josue. O ang atas, kay Josue. Ang atas na ito na pinagkaloob ng ating Panginoon nung wala na si Moses. Pero gusto kong balikan muna nung nabubuhay pa si Moses. Nung kasama pa ni Joshua si Moses. Ang isang maganda rito sa panahon ni Moses, dahil siya ang pinili ng ating Panginoon upang maging mensahero. Maging propeta sa panahon niyon. So sa madalit salita, ang salita ng ating Panginoon dumarating kapag mayroong order ang Panginoon sa kanyang bayan ay pinadadaan niya kay Moses. And as we all know that Moses, he is the mouthpiece of God. Amen. Siya ang bibig ng ating Panginoon. Being a mouthpiece of God, sa madalit salita, isa siyang propeta. Amen. At kung gusto mong malaman ang kahulugan ng salitang propeta, prophet means a mouthpiece of God. Yeah. Yaan ang kahulugan ng salitang propeta ay ang bibig ng ating Panginoon. Amen. So, inihanda niya si Moses sa mga panahon yun. So, ang isang maganda, nung inihanda ng Panginoon si Moses being a prophet, right? Being a chief captain, right?
maging propeta ng ating Panginoon, God also elect a co-worker. Amen! A co-minister na magiging katrabaho ni Moses. Dahil ang tao, marami yan. Right? Marami ang tao na kanilang aalalayan, kanilang pamumunahan. So ang Diyos din naman ay naghanda ng maging katulungan ni Moses sa panahon yun. Amen. So ang isang maganda rito, ang mga pinili ng ating Panginoon para kay Moses, sila ay mga matatapat. Amen. A faithful co-servants na pinili ng ating Panginoon kay Moses. Right? Amen. Ibig sabihin sa ating faithful mga tapat. Yeah. Hindi sila gagawa ng kanilang move. Hindi sila gagawa ng kanilang sariling desisyon. Hindi sila lalakad ng pangsarili lamang. They're just always waiting for the order. Sila ay nag-aabang, sila ay nag-aantay ng atas. Sila ay nag-aabang ng commission. Sila ay nag-aabang upang sila ay utusan. So, ang isang maganda sa kanila, kita nyo ang kwento pagdating sa banal na kasulatan, pagdating kay Moses, sinabi niya, hindi kami lalakad maliban na hindi ikaw ang mangunguna sa amin dahil alam namin nasa sa iyo ang salita at sa iyo kumikilos ang Panginoon dahil ikaw ang pinili ng Diyos. Mananatili kami tatayo, mananatili kami susunod sa iyo dahil ikaw ang ibinigay ng Diyos para sa amin. Amen. Amen. Thank you, Lord. Right. Lord, amen. Glory. Yes. So, anong ginawa ni Moses sa panahong iyon? Dahil idanda lahat ng ating Panginoon. Amen. Kung si Moses lamang ang pinili ng ating Panginoon, alam ba ninyo, walang magagawa si Moses. Yes. Kailangan niya ng katulungan. Yes. Kailangan din niya ng tao. Right? Amen. Amen. At ang Panginoon din naman kikilusin niya ang kanyang pangangailangan, hindi yung gusto ni Moses. Right? Hindi yung gusto, kundi yung kailangan ni Moses. Right? Right? Nakipag-contest pa nga ang ating Panginoon eh. O nakipag-reason si Moses sa Panginoon. Lord, alam ko ang katatao ko. Right? Alam ko rin ang abilidad ko. Yeah. Alam ko ang sarili ko. Yeah. Pero wala akong kakayanan para gawin ang lahat ng mga bagay na ito kung ako ay ninyong pinili. Yun ang kalkulasyon ni Moses. Pero iba ang kaisipan at iba ang layunin at iba ang kalooban ng ating Panginoon. Maaring yun ang kalkulasyon mo. Maaring yun ang ating mga pandama. Maaring yun ang ating mga kaisipan. Ngunit ang iyong kaisipan ay hindi kaisipan ng Diyos. Amen. Maaring yun ang kalooban mo, pero gusto ko sabihin sa iyo, hindi yun ang kalooban ng Diyos. Yeah. My mind or my thought is not your thought, even my will is not your will. Yeah. Yan ang sabi ng Panginoon. Lord, mahina ako sa pangungusap. Hindi ako marunong magsalita. Hindi ako dalubhasa. Right? Utal-utal ako. Amen? Maaring makapagtawanan siya ng mga tao. Nasabi ng Panginoon, inihanda ko ang iyong kapatid. Amen. Si Aaron bilang isang priest, high priest, right? Inihanda ko si Aaron para sa iyo upang mangusap. Yes. Right? Amen. Sabihin mo at siya ang spokesperson mo. Right? Amen. Magsalita ka lang. Mm-hmm. Yan alam ko, ikaw ay mangungusap ayon sa salita na aking ipinagkaloob sa iyo. Yeah. Hindi ka mangungusap sa sarili mo. Amen. Hindi ka gagawa sa pansarili mo. Mm-hmm. Antayin mo lang ang aking atas. Mm-hmm. Antayin mo lang sa madaling salita ang aking order. Mm-hmm. Just follow my order. Yeah. Amen. Amen. So yung salitang just follow my order, napakalaking bagay yan sa isang military groups.
sa isang batalyon. Dahil lahat sila, kapag officer nagsabi, they're just waiting for the order. Hindi kagad sila putok ng paputok ng paputok ng paputok. Antayin nila muna yung order. Kasi sa pagpaputok mo, baka wala ka naman tinamaan, naubos ng bala mo. Right? Mapapahamak ka. Kung makaligtas ka man, hindi ka pa rin exempted sa court martial. Right? Meron ka pa rin mga haharapin, mga consequences sa lahat ng mga ginawa mong maling hakbang. Sa lahat ng mga ginawa mong maling pagpapasya. Maling pagdidesisyon. Lahat ng mga bagay nito, kapag maling pagpapasya, maling pagdidesisyon, mayroon at mayroon mga consequences. So being a man of God, a man of the Lord. Kapag sinabing man of the Lord, matapang. Kinikilalang katapangan. Alright? Yung pagbibigay ng promotion, being a man of the Lord, sa Bible nang galing yan. Right? Yes. Kapag sinabi, kinikilala ang iyong katapangan, kinikilala ang iyong paninindigan, kinikilala ang iyong katayuan. Yes. Right? Kapag kinikilala, ibig sabihin, ibinibilang kang isang bayani. Amen. Right? Yes. Do you believe that? At maging sa pananampalataya man, ay marami rin lalabas at marami rin tatayo ng mga bayani sa pananampalataya. Amen. And that is what written also in the book of Hebrews. Yes. Book of Hebrews 11, if I'm not mistaken. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Those are the heroes of faith. Yes. Na tumayo, nanindigan, nang hawakan, sumunod sa atas ng ating Panginoon. Amen. Dahil yun ang atas, yun ang kanilang pangahawakan, yun ang kanilang susundin. Hindi sila susunod sa sariling kapasyahan, hindi sila susunod sa sariling lakad, kundi aantayin nila kung ano ang order ng Diyos para sa kanila. Amen. Dahil kung may order ang Diyos, darating at darating ang atas ng Panginoon sa kanyang bayan, dahil ipapadala ng Panginoon ang kanyang order sa kanyang mensahero upang ipaabot ang order ng ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Amen. Hindi pwedeng hindi darating kung yun ay atas para sa atin. Hindi pwedeng hindi darating ang mga salita na naka-address para sa kanyang nobya. Hindi pwedeng hindi darating ang mensahe ng Panginoon para sa iyo kung ang salita ng Panginoon ay para sa iyo nakapatungkol. Amen. Ano ginamit niya? Ginamit niya ang kanyang mensahero. Even to Pero, ipinahatid ng Panginoon ang mensahe. Right? Anong mensahe ng Panginoon kay Pero? Sabi ng Panginoon, let my people go. Yes. Right? Yes. Let my people go. Pero hindi matanggap ni Pero ang mga bagay na iyon. Yes. Sabi niya kay Moses, sino ka para humarap sa Pero sa hari upang sabihin mo lahat ng mga atas na ito? Who you are? Sabi ni Moses, I am a servant of God. Hindi mahirap sa atin. Hindi mahirap sa bawat isa sa inyo. Ang kilalanin at tumayo tayo that you are God's servant. You are God's believer of His word. Amen. Thank you, Lord. Hindi mahirap upang tumayo tayo kahit sino pa ang iyong kaharap. Sino pa ang iyong makakaharap. Hindi mo ikatatakot. At sabihin mo, kapag ikaw ay may atas na pinagkaloob ang ating Panginoon, tatayo kang may paninindigan, tatayo kang matibay, I am the sons and daughters of God. Amen. 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 Thank you, Lord. Sabi ni Moses, the Lord sent me here to give you His order. And what is your God's order? Let my people go. Sabi ni Pero, paano ko sabihin ko sa iyo ngayon na hindi ko pa hintulutan? Hindi ko gagawin. May magagawa ba ang Diyos mo? Kung hindi mo pa hihintulutan, kung hindi ka susunod sa sinasabi ng Panginoon, marami siyang ipapakita na mga palatandaan na ang sinasabi ko sa iyo ay totoo. Dahil ito ay sinabi ng Panginoon.
Kung hindi ka susunod, marami kang pagdudusahan. Bibilad ka. So napakainam ang nakakasunod. Amen. Napakainam ang nakakatayo. Right? Dahil kapag ikaw kasi ay tumayo, kapag ikaw kasi ay nanindigan, kapag ikaw kasi ay sumunod sa atas ng ating Panginoon, ikaw ay may pakinabang. Bibigyan ka ng maraming pakinabang ng ating Panginoon. Ngunit, kung ikaw ay hindi susunod, ikaw ay may kapahamakan. Thank you, Lord. Kaya sabi ni Moses, kung hindi mo pa hihintulutan, ikaw ay haharap sa mga dapat na haharapin mo. Pero ang totoo niyan, talagang itinakda. Wala nang tinukan nun, naituding. Amen. Kapag sinabi naituding, naitalaga. Amen. Lulo ko itong tablet ko. Naitalaga! Ano? Parang kayo pero? Ang maging matigas ang puso. Sa madalit salita, wala siyang chance ko pang ma-convert. Itinalaga siya upang maging matigas ang kanyang puso. Right? Walang epekto sa kanya ang Word of God. Walang kwenta sa kanya ang salitang Word of God. Walang kwenta sa kanya ang commission or order. Dahil alam ni Pedro sa papanahon yun, siya lamang ang dapat sundin, pero siya ang talagang merong atas at order sa kanyang sinasakupan. Kung yun ang kanyang pananaw para sa kanya, tama siya sa kanyang pananaw. Dahil isang hari pagdating sa Egypt. Pero huwag niyang ikumpara, right? Ang kanyang pamumuno sa pamumuno ng Panginoon. Iba ang pamumuno, iba ang leadership ng Holy Spirit, iba ang leadership ng Diyos, iba ang leadership ng hari dito sa lupa. Yeah. Right. Dahil pwede saklawin ang lahat ng mga bagay nito na hindi nakita ng mga tao that our God, He is the King of Kings and Lord of Lords. Amen. Thank you, Lord. Na hindi nakikita ng tao. Right. Ang nakikita lamang nilang kanilang sarili. Ang nakikita lamang nilang kanilang desisyon kapag merong kapamahalaan or authority. Amen! Yes. Sabi ni Moses, kung ayaw mo, antayin mo ang kamay ng Diyos ang sagigilos. At nagpasimulang kumilos ang kamay ng Diyos. Maari siguro itong si Aaron, right? Itong mga kasama ni Moses kapag pumaparoon sila sa kaharian. Right? Kasi sa panahon noon, alam ba ninyo, napaka-importante sa isang tao na mabigyan siya ng sumon. Alam ba ninyo sa kasumon? Yung pagtawag. Kung meron special na pag-uusapan, ipatatawag ka. Pero sa isang hari, sa panahon noon, kapag ikaw ay haharap without sumon, alam ba ninyo katapat? Parusa kahit kamatayan without sumon. Right? Tignan ninyo maging ang kwento ng great love story ni Esther at ni at ng hari. Right? Sa tuwing lumalapit si Esther sa kanyang hari, sabi ng hari, bakit ka narito? Wala naman akong patawag sa'yo. Right? Without a sumon. Alam mo ba ang katapat na pagharap mo sa hari kahit na ikaw ay asawa ko. Kapag nakaupo na ang iyong asawa ang hari, hindi ka pwedeng basta lumalapit kung walang tawag para sa'yo. Right? At kapag itinutok sa'yo ang kanyang scepter, ano tagal yung scepter mo yun? May hawak akong hari. Right? Parang isang maliit na stick. Hindi naman tungkod yun eh. Ang tungkod yun na kay Moses yun talaga. Pero ba? Ang scepter, aba nakaupo ka, hawak-hawak ng hari yan. Right? Napaka makapangyarihan yan. Right?
kita mo, scepter lang yan. Pero kapag itinuro sa'yo, may lingwahe yan. May atas yan. Pero ang ginawa naman ni Esther para sa kanyang hari, yun ay patnubay at gabay ng Panginoon para sa kanyang hari. At ipinaunawa dahil yun ang kailangan gawin ni Esther para sa kanyang hari. Dahil ang kanyang tsuhin na si Mordecai ay nakabingit sa kamatayan. Nakaschedule siyang bitayin. So yun ang talagang paraan, sabi ni Esther. Dahil kung hindi ko gagawin ito, hindi mapapaabot sa iyo ang mensahe, ang salita, kung anong ginawa ni Haman. Right? Do you know that? Alam mo ba kung sino yung taong kanilang papatayin? Ang siya yung taong nagligtas sa'yo. Sabi na kami, bakit inin mo lang sinabi sa akin? Maaring ito ang panahon para sabihin para sa'yo. Ang lahat ng mga bagay na ito. Then, walang gagawin ang iyong kanang kamay kundi ubusin kaming mga lahi ng mga Israel o mga Hudyo. Yan ang kanyang layo din. Pero sabi ng hari, alam mo ba kung anong katapat ng isang taong nagligtas sa hari? Right? Aha. Siya ay bibigyan ng authority or power. Pwede siyang maging kanang kamay ng hari. Yeah. So, nabaliktad ang sitwasyon. Napunta tuloy ako sa kwentong ito, pero pinag-usapan lang natin kanina yung summon. Right? So, napakalaga summon. Ibabypass ko na, kasi baka tatagal tayo, kasi pagka alas 12 na naman. Napakalaga ng summon. Napaka-importante. Alam ba ninyo na tayo man ay hindi tayo pwedeng lumabas sa panahon ng Laodicea without God's summon? Have you believed that? Ano ba yung salitang summon? That is a calling! Yes. And God has a message of summon for the bride! Upang tayo ay palabasin, upang tayo ay kunin ng ating Panginoon. At kapag dumating sa atin ang summon o ang pagtawag ng ating Panginoon Diyos upang lumabas tayo sa panahon ng Laodicea, napakagulo, napakadilim, punong-puno ng corruption. Right? Amen. Perilous time ang panahon na yan. Kapag sinabi perilous, ang katapat nito ay panganib. Delikado, it's a dangerous time. Right? At ayaw ng Diyos na ikaw ay manatili doon. So, ang ginawa ng ating part para ikaw ay umalis, para ikaw ay tawagin, upang ikaw ay lumabas. God sent a summon for His bride. Amen. Ano yung summon? That is a, yun ang mensahe ng ating Panginoon. Anong ginawa niya? Kanyang ibinigay ang kanyang summon sa kanyang mensahero, which is the prophet, upang ibigay, ihatid ng Panginoon ang kanyang summon para sa kanyang nobya. Amen. At naniniwala ko kapag ikaw ay tinawag ng Diyos, mula sa Laodicea ito, sa iyong paglabas, naniniwala ko, sa paglabas mo, nauunawaan mo kung bakit ka lumabas. Amen. Yeah. Alam mo ang dahilan. Amen. Hindi ka pwedeng lumabas. Basta-basta na wala kang nauunawaan. Pero balikan ko ang commission ni Joshua. Marami ang lumabas, ha? Kung ako nagkakamali, higit sa 2 milyon. Right? Yeah. Ang pinalabas. Ngunit, hindi lahat ng lumabas ay nakaunawa kung bakit sila lumabas. Right? The water, pagdating nila sa kalagitnaan ng kanilang journey, meron gustong bumalik. Meron nagdarason. Meron nagmumurmur. It is because they do not understand what is the message of God of the time na sila ay palabasin sa lugar ng Egypt na yun, na sila ay matagal lang panahon na naging alipin for 400 years if I'm not mistaken. Hallelujah. Glory. Yung mga iba nakikipaglabas-labasan lamang. Pero meron talagang desidido. Alam nila ang sitwasyon. Alam nila ang dahilan. Naunawaan nila kung bakit sila lalabas. Right? At kapag sila'y lumabas, naunawaan mo kung bakit ka lumabas. At kapag sila'y papasok doon sa pinangako ng ating Panginoon, kinakailangan alam din nila kung ano yung kanilang papasukin. Haha. Did you get the point now? Amen. So ano ang ginawa ng Panginoon? See, dahil si Moses,
hindi makakarating yan pagdating sa Promised Land. Meron at meron talagang hangganan para kay Moses. Right? Pero during his time, sa kanyang pamamahala, sa kanyang pamumuno, nakita niya ang faithfulness ng kanyang mga co-workers, ng kanyang mga co-servants. Yeah. They are faithful. They're always listening to Moses. Right? Amen! Amen. Yeah. Inahanda nila kung ano yung atas. Right? Even to Aaron. Kahit na sa isang high priest sa panahon yun, ibinigay kay Moses ang buong respeto, ang buong submission para kay Moses. Because God anointed and elect Moses being a prophet, a major prophet at that time. Being God's servant. Nakita niyo kung hindi faithful, kung hindi ito binili ng Diyos, hindi susunod ang mga miracles. Right? Hindi susunod ang mga palatandaan. So napaka-importante, katulad sinabi ng Mark 16, this is very important for the believer. Right? Na ikaw ay makapagsampalataya, na ikaw ay makasunod sa kanyang salita, ang pangako ng ating Panginoon, after you believe, this sign will follow. All these miracles, this sign will follow. Right? Ano daw susunod? Mga palatandaan, mga hiwaga, mga himala, ay susunod. Kanino? Sa mga believers. Yes. The only thing that we need to do is believe. Huwag kang maghanap ng signs. Huwag kang maghanap ng hiwaga. O huwag kang maghanap ng mga palatandaan o mga himala. If you are an unbeliever. If you are unmake believer. Huwag kang mag-expect na mga miracles. Huwag kang mag-expect na mga bagay na to. Maaring may makakakita sa miracles. Maaring may makakakita sa mga palatandaan, pero hindi sila makakasunod. Dahil marami rin pinatunayan ng Panginoon nung siya'y gumawa mula sa kanyang kalooban. Ipinakita kay Pero ang lahat ng mga palatandaan, lahat ng mga himala. Pero walang kwenta ito para kay Pero. Right? Walang kwenta ang lahat ng mga bagay na iyon. Hanggang sa dumating ang panahon at pagkakataon na ang nakataya ngayon ay ang buhay ng kanyang anak. Kailangan pa pala niyang antayin, right, na makuha ang buhay ng kanyang anak bago niya pahintulutan na lumabas ang bayan ng ating Panginoon. Maring si Aaron, maring sina Joshua sa mga panahon yun, sumasama. Pero ang isang pinuspos, full of vindication, full of anointing. Amen! Amen! A servant, a prophet of God! Tumayo siyang matibay dahil alam niya ang kanyang paninindigan ay matibay. Right? Siya ay nakatayo sa isang matatag na pundasyon. Right? Maring ang kanyang mga kasama, may pangingilabot, may panginginig, dahil sila ay papasok sa kaharian. Hindi officer ang kanilang katatagpuin, kundi mismong hari. Mismong Pero. Dahil maaari silang patayin sa mga bagay ng Pero. Sabi ng Panginoon, Moses, hanggat hawak mong tungkol, ako ay nasa sayo. Hallelujah. Sabihin mo kung lahat ay sabihin mo, magaganap ang lahat ng mga bagay na ito. Walang kahit na konting katiting na takot. Dahil siya ay puspos. Siya ay pinahiran. Siya ay vindicated. He is strong. Dahil hawak-hawak niya ang pangako ng Diyos. Hawak-hawak niya ang salita ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, sabihin mo lang, may sasakatuparan. Amen. Pero sa panahon ngayon, maraming naninindigan at nangahawakan sa salita. Maraming nagsasalita, maraming sumisigaw, pero hindi na isasakatuparan. Yes. Ibig sabihin, kapag hindi na isasakatuparan, walang bisa. Mm-hmm. But God promised for you. Thank you. After you believe. Yes. After we believe. Sabi ng Panginoon, all these signs will follow. So, ang lagi lamang nating pakikinggan at titignan, yung sumunod
ng ating Panginoon, yung calling ng Diyos. Amen. Hindi ba tatapos na sa series na yun, ulitin ko muli, sabi ng Panginoon, come up hither. Come up hither. Right? Hali kayo rito, umakyat kayo rito, umakyat ka rito. Right? Yes. Come up higher! Amen. At marami akong may papakita sa iyo. Thank you, Lord. Hanggat hindi ka lumalabas sa Egypt, hindi mo makikita ang mga bagay na gusto kong ipakita. Lumabas ka muna. Amen. Pero gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin, make sure na sa ating paglabas, nauunawaan natin ang ating paglabas. Marami kasi lumabas sila sa pananampalataya, sa ibang paninindigan, sa iyong katatayuan. See? Nasabi, ah, ganito kasi ganoon. Hindi may paliwanag. Dapat kapag ikaw ay nagpalit ng tamang pananampalataya, alam mo yung iniwanan mo. Yes. Ha? Yes. How many times that? At kapag iniwanan mo yun, naunawaan mo. At pagpasok mo sa isang paninindigan, kinakailangan matibay paninindigan. At alam mo kung ano yung paninindigan mo. At alam mo kung ano yung panghahawakan mo. Right? Hallelujah! Yes. Upang sa panahon na kapag ikaw ay patutungo sa paglalakbay, ipapakita sa iyo ng Panginoon kung bakit ka lumabas at kung paano ka pumasok. Both sides, may mensaheng Panginoon. Dito tayo tututok sa mga susunod dating series. Both sides, merong ipapakita ang ating Panginoon. Paglabas mo, kinakailangan clear ang iyong understanding. Pagpasok mo, dapat alam mo ang iyong papasukan. Yes. Hindi yung pagpasok mo, nangyayari ko yun, kunak no, nasya update ito ipapanak, hindi kunak no, mayat, amin niya, no, timagdag, amin niya, nasaya at amin niya, mayat, ti panunod, dadilaan ti kapanunutanda. Right? Pero hindi nila alam ang kanilang lakbayin is a battle. Right. It's a journey. Yes. So habang ikaw ay nasa journey, kinakailangan alam mo kung ano nilalakbayan mo. Alam mo kung ano ang iyong nilalakaran. Amen. Paglabas mo, alam mo rin kung ano ang iyong iniwanan. Right. Dahil kapag taos sa puso mo ang iyong iniwanan, hindi mo na babalikan. See? So sa madaling salita, balikan ko muli. To make my message short, nung makita lahat ni Pero ang kamay ng ating Panginoon, dahil sabi ng kanyang general, King, kita niyo naman ang kamay ng Diyos. Sabi ng King, ikaw din ba'y takot? Right? Buti yung kanyang general ay marunong tumingin. Si Pero talagang wala eh. Pero King, tignan mo naman, oh, napapahamak tayo dahil sa'yo hindi pagsunod. Bakit hindi mo pahinturutan? Sabi niya, umalis na dahil yan ang utos eh. Pero sabi ng general, makakasurvive tayo dito sa Egypt kahit tayo mismo. Right? Magagawa natin. Kasi ang kaisipan ni Pero, kapag wala na sila, yung mga tao, yung mga bayan ng Israel, mapaparalyze sila. Pero yung kalkulasyon ng kanyang general, hindi, kaya din natin yan. Kasi matagal naman na natin sila nakasama. For how many years? 400 years? Ano ba ng 400 taon, hindi ka na natuto? Right? Nakita na ninyo? Yung mga bagay na yun? Siguro naman kaya hindi umabot ng 400 years, kahit man lamang siguro sa 5 years na makasama mo. Ang isang taong nagtuturo ay matututo tayo. At marami tayong matututunan. Yes. Do you believe that? Yes. Amen. Sabi ni Hari, kung ikaw ay takot, umalis ka rin. Umalis ka rin sa harapan ko. See, kita na ninyo, unconverted. The attitude and the character of the unconverted man. Makikita mo, mag-express sa kanyang buhay. Yes. Mag-express kung ano yung kanyang puso. Makikita mo yung kanyang attitude. Makikita mo yung kanyang character. Bakit unconverted? But look to the converted people. Dahil ang pagbabago, ang pag-convert, hindi sa tao. Amen. Sa Diyos yan. Amen. Ang pagbabago. Yes. Ang kailangan lamang natin ay isuko natin sa ating Panginoon. Amen. Lahat ng buhay natin, lahat ng kakayanan natin. Katulad ni Pablo, isinuko niya lahat ng mga bagay. Lahat ng kaunawaan, lahat ng kanya natutunan mula sa silong ng kapangyarihan na sa kamay ni Gamaliel. Yes. Ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi niya, tumayo siya. Nung maranasan niya, kinilos siya ng Panginoon. Right? Yeah. Pinatdubayan siya ng ating Panginoon.
The same pillar of fire who moves to Moses. Yes. Right? Amen. The walls of wilderness is the same pillar of fire that Paul met in the way of Damascus. Yes. And I believe with all of my heart that every believer today is the same pillar of fire. Amen. Ang nakatagpo ng bawat mananampalataya sa panahon natin ito. If God has promised to Moses, if God has a promise to Paul, God has a promise also for the bride of this last days. Amen. 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 Dahil ngayon nakatutok ang ating Panginoon. This is our final time. Amen. Our final time is to move and to stand strong in the faith. Amen. Dahil pagdating sa fourth seal, nakita natin ang kilos si Satanas. Right? Nagdo-double time siya. Bakit? That is his final ride. Amen. Amen. But praise God. Since God start to operate you, right? Tayo ay meron ng final move ng banal na Espiritu at ang kanyang salita sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. Lumabas ang bayan ng ating Panginoon under the leadership of Moses at sa kanyang mga faithful servant. Nagpatuloy sila. Pero paglabas nila, maaaring sa pasimula, may kagalakan lahat. Maaaring sabi nila, uray kaskasano, umimbagmute, natirang yagkon, right? Sa totoo lang, talagang maraming mga rangyag. Right? Ang mga Hudyo. Walang hindi mapinong kanilang mga sakong. Lahat sila bitak-bitak. Ikaw ba naman ang agamdamili ka? Inapakan mo ang putik at ang dayami, right? See? Lalo bang pinahirapan ni Pero ang bayan ng Diyos nung ibinigay ni Moses ang atas ng Panginoon. Let my people go. Dinobli ni Pero ang kahirapan nila. Upa, kasi yung strategy ni Pero para maging ang tao na ilalabas niya ay masuklam din sila kay Moses. Right? So, ano sinabi niya? Pinadobling hirap. So, nagpasimula magmurmur ang tao. Eh, kailangan huwag na natin, yung mga iba ha, nagmumurmur sila, huwag na natin sundin si Moses. Kita niyo nangyari sa atin. Pinadoble, pina-overtime tayo ngayon. Yung regular na pagkain natin ngayon, binawasan pa. Right? Nagdoble-doble ang oras natin ngayon, lalo pahirap sa atin ngayon. Dahil sa mensahe ni Moses na kanyang inatid, let my people go. Mm. So, sabi ni Pero, doblehin sila. Pero hindi, because the order, the commission, right, ay matatag at matibay. At hinihanda ng Diyos ang kanyang matibay na tao, right, upang tumayo, upang manindigan at manghawakan, right? See, na sila'y makalabas, woo, maaaring sa kanila, maaaring may paglulundag, I'm so glad I belong to Jesus. Maaaring yun lang. Maaaring hindi nila kilala si Jesus. Meron sabi nila, I'm so glad I belong to Yahweh. To Jehovah. Right? May kagalakan. Sa kanilang paglulundag, maaaring nasa lip nila, nagdarama nila isa ko. Sabi ng isa, huwag kang mag-alala. Maghihilog din yan. Dahil hindi na tayo aapak. Hantay magdamilin. Right. Hindi na tayo aapak ng putik. Hindi na tayo aapak ng dayami. Right? Yung pyramid na yun na iniwanan na natin, wala nang kasunod na yun. Naiiwanan na natin. Right? Hindi na tayo magdurusang maghihila na mabibigat ng mga bato. Right? Mm. Naroon ang kagalakan sa pasimula at kasiyahan. Pero ang mga iba, hindi nila naunawaan ang kanilang paglabas. Nakisunod-sunod na lamang sila. Kung noon sana, habang nangangaral si Moses, right? Sa kanyang mga co-workers, sa kanyang mga co-ministers, sa mga matatanda, sa mga ministro sa panahong yun, this is sana kung hindi sila iidlip-idlip. Right? Kung hindi sana sila nagiging antukin sa panahon noon, kung hindi sana sila tatamad-tamad o batukan o lazy sa panahon noon,
Alam sana nila ang dahilan kung bakit sila ilalabas ng Panginoon sa Ehipto. Pagdating sa kalagitnaan ng kanilang paglabas, marami na ang bumubulong. Bakit ang hirap? Akala kong mainam, akala kong masaya. Totoo yung pupuntahan mo. May kagalakan, may kasiyahan. Pero pagpasok mo sa promised land, right? Kinakailangan magbuno ka, makipagbuno ka. Yes. Dahil pagpasok mo sa promised land, there is a battle! Yes. Right. May pakikipagdigma. Bakit kinakailangan silang makipagdigma? Upang subukin ang kanilang katatagan kung bakit sila lumabas. Upang sila subukin sa kanilang pananampalataya kung ano man ang kanilang haharapin pagpasok doon sa promised land. Please, Sister Gladys, Echo. Hallelujah. Bago ko basahin ang quote. Maaring masakit ang loob ni Pero sa paglabas nila. Hindi tanggap ni Pero kasi maraming napahamak. Maraming nasaktan, maging siya man ay napahamak. Maraming siya man biktima ng kasakitan at yung kirot na pakiramdam. Then ultimong aking anak nawala ng buhay dahil sa pangyayaring ito. Anong atas ni Pero? Sundan ninyo sila, patayin ninyo lahat. Wala kayong ititira. That is the devil's order. The general, unconverted Pero. That is the devil's order to kill them all. Wala silang ititira. Ultimong si Moses. Ang mga kalaban nila with chariots. Ang mga kalaban nila with weapons. Ang mga kalaban nila, soldiers, well-trained sa pakikipagdigma. Pero ang mga taong ito, ano? Ang kanilang mga weapon, yun lamang mga kahoy, sibat, na kanilang hawak-hawak. Yun lamang, right? Pero ang dakilang weapon na tinuro ni Moses, which is faith. Believe in God! Amen. Ang pangako ng Diyos, sabi niya, hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo pababayaan. Pero pagdating nila sa pinaka-dead end, right? Nakikita nila, may sumusunod. Right? Pero, with the soldiers and the chariots, see, kapag sinabi kasi yung chariot sa panahon yun, yun ang mga tangke ngayon. Yan ang mga malalakas na weapon. Right? Sasakyan yun. Pag sinabi chariot kasi sasakyan yan eh. Sinasakyan yan. So makita nila, oh! Andiyan na sila. Ay, mga tao. Nanginginig. Natakot kanya-kanya silang punta ko saan. Oh, anong gagawin natin ngayon? Dagat na to. Saan tayo pupunta? Pero may maalala ko doon na meron sumunod sa kanila. I think isa sa mga naging hindi ko matandaan. Basta isa yun sa mga namumuno sa lugar nila noon nung nasa Egypt. Sabi nila, isa siya nagmumurmur. Ano mangyayari natin sa atin ngayon? Tita mo, dagat ngayon Moses. Ano gagawin natin ngayon? Mamamatay tayo. Bumalik na tayo. Sabi niya, pakinggan ninyo ako. Kita na ninyo, nangangaral na siya. Sa mga tao, binibrainwash niya ang mga tao. Did you hear me na? Inaalis niya. Pinahihina ang kanilang kalooban. Right? Bumalik na tayo! Pero ang atas ni Pero, kahit nababalik sila, papatayin sila. Right? Pero nung makipag-ugnayan ng Panginoon kay Moses, Lord, I'm waiting for your order. Let your will be done, Lord. Sabi ng Panginoon, yan ang sinabi ko sa iyo, hawak mo ang tungkol. Ang salita ko ay nasa sa iyo. Ituro mo, kuyampas mo man ang iyong tungkol sa karagatan, maahawi ang dagat. And that is thus said the Lord. But because that is thus said the Lord, nangyari at naganap ang sinabi ng ating Panginoon. Kinatagpo
ng faithful God ang kanyang faithful servant. Amen. That's the key. Gusto natin makatagpon Diyos. Be faithful to the Lord. Amen. Maging matapat tayo sa Panginoon. Pakatapat tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanyang salita. Magtiwala tayo sa Kanyang pangako. Huwag kang pag-alinlanganan. Huwag kang mag-aalinlangan kahit na may pandemya. Kahit na may kagutom. Kahit may kahirapan. Right? Kahit na napakahirap ng ating mga pagkilos sa ating panahon ngayon, just trust to the Lord. Believe in God! Believe His word. Ang pangako ng Diyos, as I was with Moses, I'm also with you, Joshua. Amen. Sa mga bride, as I was with Joshua, I'm also with you. Amen. Pangako ng Panginoon yan sa bawat isa sa atin. Amen. So nakahikayat yung taong yun na nanghihikayat. Bumalik sila, sinalubong ang pero. Akala niya siguro, paliligtasin sila. Doon pa lamang, nung makipag-uha mo pero, nagbabalita na siya. See? Ito yung mga taong balingbing eh. Ang tawag sa mga pagdating sa politika, balingbing. Right? Yung black and white, sa pulat sa puti. Right? O red and white, sa pulat sa puti. Right? Kung meron pakinabang doon siya, kung walang pakinabang aalis siya. See? Akala niya makikinabang siya kay Pero sa panahon yun. Pero anong ginawa ni Pero? Pinatay sila. Anong pakinabang sa kanila? Death! Sa atras sulong, sa walang paninindigan, sa hindi alam kung anong nilabasan. Hindi naunawaan ang kanilang paglalakbay. Hindi inuunawa ang mensahe, hindi inuunawa ang pagtuturo. Kinakailangan habang ikaw ay nakaupo, kinakailangan may nauunawaan ka. Amen. May natututunan ka. Kung bakit ka narito, kung bakit may mensahe, bakit may sumo ng ating Panginoon, hindi pwede uupo ka dyan na wala kang maunawaan. Hindi uupo ka dyan na wala kang naiintindihan. Kapag upo mo, if God predestined you to see, if God predestined you upang makita ang lahat ng mga bagay na to, itinakda ka upang ang salita na kanya'y pinagkaloob sa iyo ay pakinabangan mo. Amen. All His promise. Hallelujah. All His word is yours. Amen. Why? Because every promise for the bride is mine. Yes. Amen. 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 Hallelujah. So, anong ginawa ni Moses? Nung kanya'y tinuro, kanya'y tungkol sa dagat, nahawin dagat. Amen. Kita niyo ang kakayanan ng Panginoon. Ang gusto lamang ng Diyos, magtiwala ka. Amen. At nagtiwala din naman ang mga tao na maging matatapat sa Diyos at naging matapat sa mga lingkod ng Diyos. Right? Doon sa lahat ng mga nakatawid. Right? Hindi lahat puro yun. Lahat ng nakaranas ng pagtawid sa paghawi ng dagat, hindi lahat mga genuine believers yun. Right? Pero nakalasap, nakakita ng himala ng ating Panginoon. But the promise is not for them. The promise is only for the elected bride. Amen. Amen. Just for the elected bride. Then ang makakarating sa promise lang, it's only Joshua and Caleb. Under their leadership. Amen. Hallelujah! Lahat sila nakatawid. So, nung atas di Pero, follow them and kill them! Akala nila, ang Diyos ay sasa kanila rin. Nakatawid ang mga Israel eh. So, sabi ang order, sige, sundin nyo sila, patayin nyo sila. Pero ang order, ang atas ng Panginoon, nung mahawin dagat, is just for the people. Under the leadership of Moses. So lahat ng mga sumunod sa leadership ni Moses sa panahon noon, though they're not all genuine, nakalasap. Yes. Right? Ng kaligtasan. Yes. Ng himala. Ng miracle ng ating Panginoon. Pero right after na makalasap at makatawid, right, ang bayan ng ating Panginoon, habang nasa kaligitnaan ang mga sundalo nito, nilamon sila ng dagat. Hindi mo pwedeng i-curse ang pinagpala na ng ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. You cannot curse what God had blessed. Amen. And you cannot bless what God had cursed. Amen. Yaan ang kaisipan. Yaan ang kalooban ng Diyos. Ang tanging kailangan lamang natin gawin
Be faithful. Amen. Be a good servant. Oh, yes. Hallelujah! Thank you, Lord. Naging matapat sila. Naging mabuti sila sa ating Panginoon. At nung makatawid sila sa dagat, give me more 10 minutes. Glory. Akala nila, tapos na ang laban. Tapos na ang journey. No? That is just only a Red Sea. Before Promised Land, there was also a river of Jordan. Yes. For them to cross the river. Right? Yes. Marami pa silang lalakbayin, marami pa silang pakikipagbaka. Ang Promised Land, hindi ito lugar ng honeymoon. Ang Promised Land, hindi ito lugar ng pag-relax. Ang Promised Land, kung gusto mong makuha ang pangako, you need to face the battle. Amen. Amen. At kinakailangan maging matibay ka sa pakikipagbaka. You've got to have a battle. Amen. And I quote, and I just want to read it. You've got to have a battle. If everything comes lazy, yung certain lazy, ito yung aking nabanggit kanina, kung bawat isa ay tamad, kung ang bawat isa ay batugan, huwag kang aasa ng pangako. Huwag kang aasa ng kaginawaan. Right? Huwag kang aasa ng pang-aaliw. Kung isa kang batugan at isa kang tamad. If everything comes lazy, why? What are you overcoming? They overcome by the word of God. Amen. And their testimony, the blood of Christ. Yeah. You've got to overcome something. And you've got to have some obstacles. And people that different and fools with you. And tell you, you're holy rulers and things. You that put before you, it's a trial. If you haven't got that, then you're not even in the battle. What did you join? The church? What did you join the army and get training for? At yan ang gusto kong sabihin sa inyo, kailangan alam mo kung bakit ka lumabas. Alam mo kung bakit ka nakisama. Alam mo kung bakit ka pumasok. Alamin mo. Kinakailangan alam mo kung paano ka nakalabas at alam mo kung paano ka pumasok. Para may katiyakan ka, para hindi natin may lalagay ang ating sarili sa walang katiyakan. Alam natin sa panahon ito, maraming bagay na walang katiyakan. Even the sounds, there's a lot of sounds in our day. Uncertain sound. But God prepared a sound for the bride. Yes. That is a certain message, a certain sound to each every believer. Amen. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Kailangan alam mo. What did you join the army and get training for? To lay around, strap up and down, and strut and show off. That's the way some Christians act. That we want to be looked up to. You ain't going to be looked up to. You're going to be looked down on. For all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Pick up the sword. Cut everything free from you. And keep going on. Kailangan paglabas nila. Wala silang gagawin kundi kunin ang salita ng Diyos. Iwanan yung kanilang mga old habits. Iwanan ang kanilang mga old traditions. Iwanan ang kanilang mga unbelief. Nung ikaw ay lumabas, kinakailangan hawak mo ang salita ng ating Panginoon. Alam mo kung ano ang iyong pinanghahawakan upang pagdating sa paglalakbay, hindi ka nagmamangamanga. Ano ito ang aking tinayuan? Ano pananampalataya ang aking kinalalagyan ngayon? Kinakailangan paglabas na paglabas mo, alam mo kung ano ang iyong nilabasan. Kinakailangan talikuran mo ang lahat. Kapag tinalikuran mo, iniwanan mo ang lahat, huwag mo nang babalikan yan. Dahil kapag binalikan mo yan, magiging talunan ka at walang pakinabang kang mararating. Continue. For all that live godly in Christ Jesus, shall suffer persecutions, pick up the sword, cut everything free from you, and keep going on. That is the message of presuming. Don't be scared! Huh?
paglalabas mo. Iwanan mo ng pagkatakot mo. Ngayon bang naisasakotuparan ang mga propesya patungkol sa Matthew chapter 24 verse 7? Amen! Na may sasakotuparan ang wars of rumors of wars, famine and pestilences, earthquakes in diverse places. Kung ito ba nakikita na natin ngayon nangyayari, ikaw ba ay may hintakutan? Saan mo ilalagay ang iyong sarili ngayon? Pero ang isang tunay na pinahiran bilang isang mananampalataya, nakikita niya ang katuparan ng pangako at salita ng ating Panginoon, ang paunang pag-uusap, which is the prophecy na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin, ay naisa sa katuparan. At kapag nakita ng isang pinahiran, sino binabang ito ngayon? Ikaw! Amen. At ako ng pinahiran ng ating Panginoon, nakikita mo ang kaganapan, nakikita mo ang katuparan ng propesya. Oh, anong gagawin ko? Pandemya, COVID-19. This is all prophecies. Yes. Na nangyayari at nagaganap sa ating panahon ngayon. Amen. Sabihin man ng tao, this is man-made pestilence. Kahit na pa man-made pestilences pa yan, that is still pestilence. Yes. Amen. That is the work of the devil. Right? Ang nais na natin Panginoon dito ngayon, kung paano mo ngayon alamin kung ikaw at ako ay may kaunawan sa propesya pagdating sa salita ng ating Panginoon. Saan natin lalagyan ang sarili ngayon? Oh, paano? Huwag mo sabihin ng paano na kami ngayon. Sabi ng Panginoon, ang kanyang atas, ang kanyang order, just look up. Yes. Kung nakikita ninyo ang mga palatandaan ito, ay nasa sa katuparan. Amen? Just look up. For your redemption is drawing na. Kapatid, isa lamang ang aking inaabangan ngayon, ang pagtubos sa akin ng ating Panginoon. Sa katawang ito, from corruptible to incorruptible, from mortal to immortal, ay ilalagay ako ng ating Panginoon sa kanyang pangako. Wala akong tinitignan kundi ang pangako ng Diyos. Ang nobya ni Kristo ngayon, walang nakikita kundi ang pangako ng Diyos. Dapat doon tayo nakatuon, doon tayo nakatingin sa Word! Amen. Sa salita. Ano sabi naman sa'yo? Pick up the sword! What is the sword? That is the Word of God! Amen. Hallelujah! At kapag hawak mo ang salita ng ating Panginoon, alam mo ang nangyari, alam mo ang nangyayari, alam mo ang mga mangyayari pa. Yes. Amen. Did you get the point? Right. Diyan tayo hinubog ng Diyos. Right? Upang makita natin ang lahat ng mga bagay na ito. Continue in reading. Don't be scared. God's driving the winds. God's driving the ark. He has all things provided. Amen! Naniniwala kayo doon? Ipo-provide ng Diyos. At kinakailangan mag-express lahat. Ang lahat ng mga attributes ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, kinakailangan mangyari ito. At walang makakaranas dito kundi ikaw at ako. Right? Mga unconverted, they don't care, they don't mind to this word, to this message. But for you, this is more precious. This is more than gold. Amen. Amen. Mahalaga sa atin ang lahat ng mga bagay nito. Amen. He has all things provided. Why Noah wouldn't have had any victories, wouldn't have been storms and trials, if we're just put through a little sick tunnel to run through, there's no joy. The storms of life, what makes us have the joy, we'd never know what daylight was less, we had some dark. We'd never know what a hilltop was less, we had a mountain. We'd never know what good health was unless you had some sickness. You'd never know how to enjoy salvation lest you come once a sinner. God made all things the law of contrast. He loves you. Great purple waves are out of here before us. Nangyayari na ito ngayon. Do you believe that? But we know just beyond that we're yonder, we're nearing the shore. We're nearing the shore. How many believe that? Just stay stable.
just stay in the Word. Amen. Stay with God. No matter how you feel, what anything else. Ano mang karanasan, nakikita mo, nararamdaman mo ngayon. Kahit na nakikita mo mga symptoms, don't look to the symptoms. Amen. Look to the Word! Amen. That is our full armor. Our breastplate. Which is, our full armor is the Word of God. Sabi na mensahe, just stay! Stay stable! Right? Glory! Stay in the Word! Amen. Stay with God! No matter how you feel, what anything else, stay right with the Word. Amen. Let it stay stable. When you see all these great big old clouds around us and storms are coming, huwag kang titingin mga symptoms na to. Mga bagay na nagpapakita sa iyo, nagpapare kang matakot. Katulad na sakit, kapag nakita yung mga sakit symptoms na yan, sabi nga, huwag kang titingin kahit na yung makakapal pang ulap na yan. Huwag kang titingin sa bagyo na yan. Right? When you see all these great big old clouds around us and storms are coming and atomic bombs and everything else they're talking about, but our stabilizer is right straight in the Word. Amen. 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 God said it would be here. We'll crush every one of them. Yeah. We'll go right over the top of them. Yes, indeed. They can sink us. Amen. Oh my. Because greater is He that is in you. Amen. Than he that is in this world. Amen. Walang makakapaglubog sa'yo. Walang makakapag-sisira sa iyong pananampalataya. Maaring ikaw ay makas down, pumalugmok, but Satan cannot destroy your faith as long as you are in the Word. Amen. Alin Amen. We'll go right over the top of them. Yes, indeed. They can't sink us. They can't drown us. You put us in the grave. Ang sabi niya, you, medyo okay lang to sa, you put us in the grave, ano mangyayari pa? We'll come out again. Amen! Yeah. That's just all there is to it. There ain't no way in the world to keep it down there. Well, cares every one of them, cause our great chief captain is calling, that is Sumon. Mm-hmm. Amen. At the other side. Yes. We're anchored in Jesus. The storms of blood I'll break. Amen. I've anchored in Jesus. I'll fear no wind or rain. Thank you. Conclusion. Before I close, the benefits, the trials, and testing bring us a test of courage. Mm-hmm. Amen. Yeah. Did you hear me now? Mm-hmm. I'll read it again. So I think conclusion. The benefits, the trials and testings bring us a taste of courage. Hindi sa pagkatakot, magiging matibay at matapang, nanginindigan at nanghahawakan. So trials test us in one way and some in another. Some test our courage. Satan sometimes tries to frighten us by making a great show of threatening. Sometimes He makes things look very dark. He whispers to us that we shall surely be overwhelmed. If we but have courage to meet this, we shall be able to overcome them. Often, we have but to face them boldly in order to chase them off the ground and to stand victorious on the field of battle. Other trials test our faith. When sickness or disease take hold of us, it is then that faith is tested. Yes. Amen. When the adversary tries to bring doubts in our minds about God's faithfulness or the truth of His Word and the faithfulness of His people, then faith is the weapon that we need to use to overcome Him. Glory to God. Yun ang mga sandata ng bawat isa atin. Puputuloy ko ito ngayon. Pagpapatuloy natin ang battle na ito sa susunod na linggo. The Lord bless you. And I believe, as I mentioned to you a while ago, if God chose Moses to be strong, if God chose Moses to vindicate him, to anoint, and make him a faithful servant, God also chose
Aaron, Joshua, even Caleb, and all the elders who stay strong and faithful to follow Moses. As Moses continued to follow our God. Habang nagpapatuloy na maging matapat si Moses, naging matapat ang mga lingkod nito, ang kanyang mga kasama, nagpatuloy sila. Nagtiwala sila dahil ang mensahe para sa kanila ay ang magpakatapang. Yan ang atas ng ating Panginoon. If God has a summon, if God has an order, if God has commissioned to Moses, God has also commissioned to Joshua. Yeah. If God has commissioned to Moses, to Joshua, God has also a commission, a summon for the bride in our day. Tayo natin tumayo ngayon. To God be all the glory. Can you see the song, I've anchored in Jesus?